Hi guys, good afternoon. Welcome again to LMJGS Podcast. Woohoo! Thank you very much for coming in. Oh my gosh, hindi tayo makapaglaro kasi napuputo ng internet dahil confirm, hindi problema ang internet, problema ang Streamlabs. So instead, we're here, LMJGS Podcast na lang tayo. Naku! Please make sure to like and share the stream. Naku, pusuan nyo na ang ating stream today. Total, wala nang total break natin, di ba? Pag-usapan na lang natin kung ano ba ang nangyari doon sa ating Stream Kada KTV event. Yan, pag-uusapan natin paano nga ba nangyari, paano ba nag-set up, paano ba namin kinamap yung event na yan, kung saan, napanood nyo naman siguro yung mga vlogs natin about it, right? Kaka-post lang natin kaninang tanghali. Yan, pumunta dyan yung mga top Axie streamers na idol nating lahat. Paano nga ba nagsimula yung idea na yan? Nung na-set up yan, sino nga ba yung na-invite natin? Sino yung pumunta? Sino yung hindi nakapunta? Sino din yung mga pumunta doon na talagang na-starstruck tayo, no? Saka may mga chismis ba? Ako, ito na. Panoorin nyo, pag-usapan natin. Again, this is LMJGS Podcast. We're live every weekend. Tayo po ang first comedy internet podcast show. We present Axie Infinity Streamers, yes guys, tayo ay nag-interview, pinipresent natin, mas kinikilala natin yung mga idol nating Axie streamers through the podcast. But for now, wala tayong guest because of that event. And now, wala naman tayong gagawin at di rin na makapag-stream ng games dahil, nako, mag-podcast na lang tayo. But before that, punta muna tayo sa ating favorite portion yan, kung saan tayo magkukintuhan. But for now, batian portion! Yana, ex Leah Mendoza Bagtas, thank you very much for watching. Ronaldo Gonzalez narito, thank you very much for the notification. MD Arquiza, oy MD oh. Nako, I miss you bro. Sana nakasama ka dun sa ating supporters and ano ba yung isa? Supporter and scholar na meet up, no? Nako ha. Ayan. Next time bro, MD Arquiza, sana makasama ka na. Ariel, very real. Thank you very much, bro. Uncle Pat Gaming and the house. And sino ba to? Sino tong Chinese characters, guys? Ko paano kita mababati? Anyway, first topic muna tayo is paano ba nag-come up doon sa podcast, right? Paano natin not podcast, yung ating event 'yan. Paano nga ba nagsimula yung idea to meet yung mga streamers nating mga kabarkada? Hi, Gab Galido. Thank you very much for watching. Ayan. Marites Alejo narito. Hello, hello to you. Uncle Pat. Guys, please follow Uncle Pat. Follow and like nyo rin siya. Ayan. Si Uncle Pat. Yan. Supportahan niyo siya. Ayan. So, first topic natin is, paano nga ba nag-start yung idea to have the event? Yan. So, pag may mga tanong kayo guys, please make sure to leave a comment and I will try my best to answer that question. Yan. Paano nga ba nagsimula? Alright? Ang tanong dyan, how did it start? Right? Una-una, before kami umuwi ng Philippines from Singapore, naisip na namin, ako ano bang magandang gawin natin? Kasi I wanted to really meet yung ating mga other streamers na Axie Pinoy streamers na napapanood nyo din. Ang una talaga naming naisip is yung grupo lang ng nagpa-podcast ng LMJ Games Team. Sila Bolby TV, Jermaine, Bea, yeah, Mami Rara, and sino pa ba isa? Kalimutan ko na. Si Cyril. Ayan. Pero naisip ko, you know, let's expand this. Let's invite people. Total, malaki na naman yung network natin kahit papano. Invite natin sila. Oo. Tapos, gawin natin networking. At least we can start, you know, yung ibang streamers. Magiging parang friends sila, yan. From the small streamers na kilala natin, syempre hindi ko naman ma-invite lahat. Tapos yung mga big streamers, why not, let's have an event kung saan mas magkakilala sila, magkakabonding sila. Yun ang main idea. So nag-evolve siya sa purely reunion na naging, ano na siya, parang networking na siya. Yun. Doon nagsimula ang ating podcast. Ay, bakit podcast ang podcast? O, pasensya na, no? Lutang paday. Wala pang tulog. Doon nagsimula yung ating event.
Yun. Bakit ano? Bakit Music 21? May nagtatanong eh, no? Bakit Music 21? Because most of them love to sing. Yes, may mga streamers tayo magagaling kumanta. Si Bobby TV, magaling kumanta si Bobby TV. Si ano, si 020, yun, magaling din kumanta. Yan. Oy, may mga nagko-comment, no? Patiin muna natin sila. Yun, VMG in the house! Oh my gosh, VMG, sakto na sa birthday celebration ako ni RM. Oo nga, brother VMG. Oh, it will be ano, kulang talaga kasi alam mo, to be honest with you VMG, I'm really expecting for you to be there. Oo, kaya lang nakita ko na yung post eh, nakasama mo sila AC, yung mga other idols din natin. AC Malakas sila. Actually, kinausap ko rin si ano, si Oversize. Yeah, I also talked to Oversize about it. Now I realize kasi nga may birthday pala ni Arem. But di bali bro, pag tayo bumalik ng Philippines ulit, who knows, hopefully that time naman makasama naman natin si VMG, Idol VMG. Please make sure to follow and like na rin kayo kay Idol VMG. Let's make him 200k followers. Ayan ang goal niya. Hello, Luigi Gonzalez, LPT. Thank you very much. Siguro i-edit ko yung vlog. Pero actually, after that event, ang nangyari, minit ko naman yung mga supporters ng LMJ Game Streams and mga scholars. Yan, nag-Korean barbecue kami in Starbucks. Anyway, i-ano na lang natin yan sa next nating vlog, yeah. But for now, enjoy the vlog, right? Yung vlog natin about that KTV bonding, streamer kada. Ayun na lang tinitle ko eh, streamer kada. Kasi nga, I don't treat them as idol or we treat each other as friends. Ang very cool. Anyway, ayun naman pag-uusapan natin today. So, ikukwento ko na lang sa inyo. Paco TV is in the house. Sabi nga, thank you for inviting, Sir Lar. Ingat palagi. Bro! Grabe din. Alam nyo ba guys, nung ini-edit ko yung vlog, sabi ko talaga, alam ni bro, dinilit-dilit ko pa nga yung iba. Kasi nga natutulog pa siya. And he didn't, hindi ko ma-edit. Kasi nga, marami ng, ano, sila 020, sila Jermaine, vinidyohan na nila si Pakot, and of course, si Brother Bornock, sila Boscan, may video sila. Pero kasi yung sa akin, nag-iingat ako kasi kuwawa naman, baka ma-misinterpret ng tao. Anyway, the point there is, nagpaalam ako sa kanya, oh bro, ha, yung vlog natin, isasama ko kayo ni Janine. Tapos yung umiinom siya. Pinapainom siya actually. Pero yun, pumayag naman. So, kaya nilabas natin yun. Siyempre, tayo, ginawa talaga nating event talaga. Nakikita nyo guys, hindi structured yung vlog. Doon sa mga hindi pa nakapanood ng vlog, you can just go to our page and nakapin na yon. Kung mapapansin nyo, hindi structured yung vlog. Very less chika. Kasi nga, wala tayong ginawa doon, kundi magchikahan. Talagang quality time. Kaya puro mga snapshot lang siya. For you to get to know kung ano ba nangyari doon, you can watch the video or you can ask here. We're gonna talk about it. Guys, AC Malakas is in the house. Isa rin mga idol natin yan. Sana makasama kita mag-dive next time. Alam mo, AC Malakas, brother, ako, magpapapayat talaga ako dyan. Oh, kaloka. Alam mo, actually, maganda rin yung, guys, putahan nyo rin yung page ni AC Malakas, nila RM, nila VMG, Oversize, yan, saka si ano, Daddy Meji. Ayan, ano naman sila, nature tripping, ang ganda ng road trip. Siyempre, alam natin yan, sinusubaybayan natin yan. Please continue to support. Ayan, so punta tayo sa next topic natin, no? Ano, ang next topic natin is, now alam nyo na kung paano nga ba na-formulate yung event na yon, right? Ang next topic natin is, paano naman tayo nag-invite? Yan. Wait lang, ita-type ko para makita nyo. Ha. Wait. Yan. Oo, para organize. Okay. So, ano ba ang proseso natin? Paano tayo nakapag-invite? Yan. Oy! Daddy Meji is in the house. Hi, Daddy Meji. Hello, hello. Uy, I'll be honest with you. I feel sad kasi nga hindi... Anyway. Siyempre, iba pa rin yung saya kung kompleto kayo doon, di ba? When I talk to... Ang konta ko kasi dyan talaga dyan si, ano eh, si Brother Chunk. So, he helped me out na makapag-arrange nung event. Ako na yung bahala doon sa lugar, doon sa food and all that. Tapos, tinulungan tayo ni Chunk. And Jermaine. Hi, Jermaine, if you're watching.
Si Danica nag-invite naman ng other crypto pamilya there. Daddy Meji, Axie God's Raid. Thank you very much, Daddy Meji. Ayan, please again, support Meji Gaming. M-E-I-J-I. And Daddy Meji, thank you very much for supporting. Yan. Sabi ni Luigi, CVMG, inspired team ko ngayon, Triple Aqua. Oo nga, ako, naglalaro rin, na rin ako ulit, pero more on Axie Origin, di ba? And I'm also a fan of Triple Aqua. Nakaloka. Ayan, sabi ni Vincent Mercado, shout out kay Bobby, pakisabi, aray, just ko Lord, bawal, an SPG brother. Ayan. Oy, balikan natin, paano nga ba nagsimula yung invite process? Ayan, invite process muna tayo. Yung invite process, very, very straightforward actually. Yung slot kasi nung event is 20. Yun. 20 siya kasi hindi kasi pwedeng invite yung sobrang daming tao kasi nga meron pa ring pandemic restriction. So, hindi masyadong nakapag-invite ng madami. And then, ang thought process doon, mga kaibigan, is meron tayong, sabi mo ng 20 slots. Yung lima doon, inallocate talaga natin doon sa mga streamers na gusto nating matulungan. Yung mga maliliit, like, for example, Warly, Bukuboy Gaming, Coimax, Uncle Pat, yan. Sino pa ba yung mga ano maliliit na streamer? Yan. Nakalimutan ko na. Ayun, inallocate natin yung 5 na slot. Kasi gusto ko, yun yung mga pinapanood ko talaga. Yan. Hindi ako nag-i-invite pag hindi ko pinapanood naman. So, sila yung mga maliliit na streamers na hindi pa ganun kalaki, less than 10,000 lang, mga ganyan. And I invited them kasi alam ko, magiging happy sila to meet their idols. Kasi ako nga, ako na yung nag-set up ng event. Kinikilig na ako, di ba? So the more yung mga maliliit na streamers na yun, so I invited them. And the rest naman is a combination of yung mga taong na guest ko na sa podcast and yung mga streamers na i-guest ko in the future, right? And syempre, yung Crypto Barkada, which is more on Burnock, Chonk. Marami naman yun eh. Actually, pag napanood nyo yung vlog, mapanood nyo kung sino sila. So, napakadali lang nung proseso kasi hindi ako nahihirapan. We also, nag-message din ako kay VMG, the others. Yung iba, si Chunk na yung nag-arrange or nag-invite in a way. So, yun. Kaya, hopefully, next time, mas mapalawak pa natin yung event na yun. Napansin ko din, no, yung mga streamers talaga, guys. Medyo sabik din silang lumabas. Medyo sabik din silang makabonding kasi matagal pala hindi nakapagkita yung mga crypto pamilya. Aside from that, there's a lot of people na malalayo yung lugar. Yun. Sobra-sobrang tao dito. Malalayo sila. Like for example, si Goods. Goods is taga Bataan. Sila Daddy Mio is taga Tarlac. Yung mga ganyan. So malalayo talaga sila. So we're very fortunate na karamihan doon sa mga malalayo, talagang dumayo pa. Paco TV, 020s, taga Laguna yata, no? Yun. Kaya yung proseso, medyo madaling mahirap. Madali kasi, syempre, I mean, in a way, parang nagkaroon na rin ng mga pagkakaibigan. Ayun ang maganda sa, ano, sa karamihan, especially sa crypto pamilya, to be specific. Minsan, iniisip nyo parang mga exclusive, ano sila, no? Mga streamers, or baka mahirap kausapin. In fact, majority of them, very, very humble. Hindi talaga pinagbago ng panahon. That is something I can tell you guys. Nung nandun kami sa event, even dun sa process na pag-invite, hindi talaga ako nahirapan. Some people will say yes right away. Some people said no right away, which I appreciate it. Kasi nga, mahirap naman na tumenga. Kasi nga, parang RSVP yung event, diba? So kung yung iba, nagsabi na agad na no, which is, I'm cool. Yung iba naman, kino-consider talaga yung lugar. Special shout-out kay Daddy Neo. Kasi si Daddy Neo, talaga nanghiram pa ng sasakyan. Nagpaalam pa talaga sa asawa niya. So, he really tried her best. Unfortunately, hindi nakarating si Daddy Neo. Okay, but balik muna tayo sa ating comment section, guys. Let me greet Alexa Antigera. Bet ko yung jackpot na caption kanina. Oo. Kung mapanood niyo yung ano, guys, if you're gonna watch the vlog, you will see Janine and Pakot. Ako, na nag-organize, I have zero idea. I have zero idea what's going on. It was really a surprise
to see na may ganun palang love team. Mamaya pag-usapan natin yan. Hello guys! Special shout out to Sav Gaming! Ako si Sav. Sayang di siya nakapunta. May mga transportation chururut problem kasi. Ariel Balatiba, thank you very much. Crow PH is in the house. Yan. Sana next time Crow PH makasama ka, no? For sure, makakauwi pa rin naman tayo ng Philippines. Hindi ko lang sure kung kailan tayo makakauwi ng Philippines and we'll have time to organize again a bonding, no? Pero hopefully next, in that moment naman or future time, yan, sana ma-invite din natin si Crow PH. 020 is in the house! Hello, hello, brother! Ayan, yung sinasabi ko sa inyo, talagang bumiyahe pa talaga si Brother 020. Mamaya pag-uusapan natin ano ba yung mga perception ko dun sa mga na-invite natin. Okay? Pag-usapan natin. Kasi ako, first time ko silang ma-meet. And I think magandang pag-usapan yun. Sino ba sila sa person na meet ko? Yan, may ganyan. Kamusta ang pag-meet and greet nyo? Lako, sobrang ano bro, para siyang hindi meet and greet eh. Parang ano siya, parang matagal na kami magkakilala. As in, hindi, walang awkward moment. Nagsimula, sampa agad, inom agad, kain agad. Super ganda ng kwentuhan namin. Yon. Actually, maganda yung ano, no? Maganda yung tanong ng isang viewer natin. If that's the case, ayun na ang next nating segment. Kamusta ba yung experience ko nung na-meet ko yung mga streamers? We're gonna go to that topic, but for now, guys, please make sure to like and share the stream. You're still watching the very first podcast comedy show ng bansa. This is LMJ, a GS podcast. Yana. Ay, sorry, mic ko pala. Yes, yo, this is LMJGS Podcast. We're discussing ano bang nangyari dun sa paandar nating streamer-kada. Streamer-kada, KTV bonding, yan. Sabi ni 020, good shit, mga life advice nila, bestie. Oo nga, eh, ano mo, ayan. Isa yan sa mga na-observe ko, yung age range ng mga streamers, grabe, more on 20s to early 30s. That's something that I really observe. And it tells us about a lot of things. Kasi nga, ibig sabihin nun, yung mga iniidolo natin mga streamers, they're actually just starting their career. Yung iba ha-graduate lang ng college, yung iba pag-graduate pa lang ng college, yung iba give up nila yung career nila, and they started really focusing on streaming. And that's something that I really observe. Kaya yung mga tanong, Diyos ko, para tuloy ako mga tito and tita, nakakaloka. I'm 36, so just imagine the type of questions they're asking. Tinatanong nila ako, uy sir, paano ba tingin nyo gagawin natin sa ganito, gagawin natin sa ganyan, A, B, C, ganyan. So, I mean, as a kuya, hindi naman tito, kuya na lang. As a kuya, sinasabay ko nga yung iba kasi tinatawag akong Sir Lar. I don't know. Sinasabi ko sana, uy, ano na lang, brother na lang. Anyway. So pinapayuhan natin sila, and something that you can see, guys, hindi sila nagmamarunong. You can see the sincerity when they ask you a question. Sir, paano po ba gagawin pag ganito? Gusto ko pong mag-cross content. I want to start vlogging, Sir Lar, katulad mo, nag-vlog ka rin. Tapos actually marunong din yung kumanta. So paano ka ba nagse-set up ng song covers mo? O yeah, I want to start TikTok, paano ba gagawin? They're very, very humble. And for a big streamer like them, and you ask that to another streamer, they're very, very humble. That's something I really observe. Yan. Hi, Crow PH. Si Chunk MC yun eh. Oo nga eh. Actually, si Chunk, late na sila pumunta. Oo. Si Chunk, anyway, pag-usapan natin later. Alam mo, diretso na tayo dyan. I think we can start discussing about that. Pag-usapan natin, paano ba yung naging perception ko naman. Yan. Sino yung, para sa akin ha, sa interaction ko, sino yung streamer at ano yung naging experience ko dun sa streamer? Umpisahan natin dun sa unang dumating. Okay? You know me guys, I have a short-term memory problem, so I'll try my best to, to remember everything. Sino si Warly? Alright. Sino dito ang nanonood kay Warly? Taas ang kamay. Asang kamay? Charing lang. Comment kayo guys kung nanonood ba kay Warly. Let's talk about Warly first. Pag-uusapan natin yung mga streamer. Paano ba yung naging experience ko for them? Ano ba yung perception ko? Again, it's all my opinion. Alright? It's all my opinion.
you can agree, you can disagree, pero I'll base it on my experience. Pag-usapan muna natin si Warly. Uumpisahan ko sino yung unang dumating. First and foremost, Warly, nagsisimula siyang streamer, naglalaro siya ng Mobile Legends and Axie. Napakadaldal. Ay yung una-una pansin. This guy is very talkative and very, very young. 21 pa yata. 21 lang siya. And he's a third year college yata magte-teacher. Yan. Very, very humble. Nasa starstruck siya, actually. Siya yung isa sa slot nating binigay na small streamer. So, nung nagsimulang nakita niya si 020, sila pakot. As in, nag-start na siya talagang maging, mag-starstruck. Nagpapa-picture siya, kila Nitsuga, kila Boronok, yan. And one thing I really observe with the guy is, may pagka-purity pa yung, yung bata. Oh, bata talaga siya, literal. Tapos, niloloko nga namin, kasi siya lang talaga yung nag-livestream. Siya lang yung nag-livestream nung event. Oo. Kasi kami, lahat nag-chichikahan, niloloko nga namin, "Oy, Warly! Pinagkakakitaan mo na kami, ha?" Sabi, "Oy, yung stars niya, pambayad ng panset." Alam mo yun? And dahil nga tumutugtog yung KTV, yung video, okay? Parang nagsisigawan kami. And you can observe, guys, na halos wala nga akong boses. Si Warly, grabe! Kahit na bigi-bigi na kami dahil, ang lakas ng boses talaga. Ayun, si Warly. Mabait, very curious, very humble. Medyo nasa star-stuck lang talaga siya. And kung may streamer na asshole, madali siyang ma-offend. Pero fortunately, yung mga na-invite naman natin, mababait talaga. Oo. Kaya hindi siya nasopla. Oo. Medyo, giggly siya medyo malikot. Oo. Medyo masayahin talagang bata. So, ayan ang naging perception ko kay Warly. Marami rin, very observant also. Very observant. Kasi nung nagkukwentuhan na kami about best practices, ayan, nakikinig talaga siya from afar. And then, tinatanong niya din yung mga idol niya. Oo. Yung mga idol niya. Talagang nag-fan mode ang kuya mo. Ayan ang perception ko kay Warly. Let's move on. Sino ba yung next na dumating? Ah, Bobby TV. Yon. Sino si Bobby TV? Ah? Type ko lang, ha? Ayan, oh, kaya natin to. Mahirap eh. Ako rin din yung production. Wala tayong setup today. So, sino si Bobby TV? Ito si Bobby TV. Nakilala ko siya through a chat group. Oo, may chat group kasi. Nandun yung mga malalaking streamers and I got to know him. Tapos yun, eventually, walang commitment sa podcast but he's actually more than willing to help. Ang maganda kasi kay Bobby TV, he's very smart, very funny, very intellectual kasi yan eh. Kaya tuwan-tuwa ako, pag nagpa-podcast siya ang host, nadadalian ako. Oo, nadadalian talaga ako. Ito na. Nung nakikita ko si Bobby TV, ang una kong naging reaction, damn guys, ang tangkat pala ng bakla. Yes, ang tangkad ni Bobby TV. I didn't expect na ganun pala siya katangkad. Oo, siguro mga kasing height siya ni Panda. 5'6 yata or 5'7, I forgot already. Yun, tapos kasama niya yung girlfriend niya na si Maria. So first perception, nagulat talaga ako na si Bobby pala ay matangkad. Nakaka-lurks. I didn't expect na matangkad siya. And then, yun, magaling kumanta. Oo. Ayan ang, alam naman natin yung kasi nagkumanta rin siya, nakikita niyo sa mga videos niya. But, I can tell you, mapapansin mo talaga na marunong talaga at nagpe-perform talaga siya. Next dyan is, si Bobby, siya yung tumulong sa atin para makapasok sila Boronok. Kasi, nakakaloka ang kuya mo, yung entourage niya, ibig sabihin, marami siyang kasama. Oo. So parang superstar, siya yung main star. Tapos may mga nakapaligid sa kanya na mga kaibigan niya, parang ganun. Dumating sila, siguro mga dalawa o tatlong cars yun. I'm not sure anymore kasi nga nasa taas ako, bumaba lang ako. Ang nakakaloka doon mga kaibigan, may isa yata or si Boronok mismo yung, I forgot, right? I'm not sure. Sabihin na lang natin kasama niya. Walang vaccination card. Di ba nakakaloka? So, ang hirap nun kasi pag walang vaccination card, hindi ka papapasukin dun sa establishment. Yan. And here you are, Bobby saving the day. Oo. So, sana hindi nanonood yung Music 21. So, nangyari, basta may ginawa kami dun, hindi ko na lang isasabihin kung But there you go.
Bobby TV saved the day. Kaya nakapasok yung entourage nila, nila Bornock. So, yung girlfriend niya rin, napakabait, napaka-supportive. Sa lahat ng mga streamers, siya talaga yung medyo may history ako kasi siya talaga yung main co-host ng LMJGS podcast. Sobra-sobrang believe talaga ako kay ano. Grabe to si ano, si Bolby, napaka-madiscarding tao. Eh nakikita mo very witty talaga siya. Siya yung ano, yung streamer na sana magkaroon ng break. To be honest with you guys, nung na-meet ko siya in person, wala siyang pagkakaiba sa kung ano siya sa stream. Pero naisip ko talaga, alam mo, sana magka-break tong taong to. Kasi napakatalino, napaka-funny niya talaga, guys. Kaya kung hindi pa kayo nagpo-follow kay Bolby TV, mag-follow na kayo sa kanya, guys. Nakakatawa yan, magaling ding maglaro. Is very entertaining. And ito yung mga streamers talaga na alam mong ma-X-Factor. Yan. Speaking of X-Factor, ang next dumating, si Nitsuga. Ay, hindi, si Goods pala. Si Goods muna tayo. Dumating si Goods. Yan, dumating si Goods. Ang nakakaloka ay kay Goods, 'di ba? May ano siya, may effect kasi siya eh. May effect siya pa nag-stream bata, 'di ba? Bata. Ibang-iba yung itsura niya. That's the first thing. Ibang-iba yung itsura ni Goods. Oo, medyo mature yung itsura ni Goods. And napakatahimik, guys. Nakakaloka. Napakatahimik nung tao. Napakatahimik. Oy, bro. Order ka na ganyan. Inom tayo nung gusto mong inumin, ganyan, chika, ganyan. Sabi niya, ay sir, okay lang ako. Ay sir, sige, mamaya. Ganun siya, napaka-humble, napaka-tahimik. Sabi ngayon ni Bobby, sabi niya, sir, painumin mo lang ng Red Horse yan. Yung Goods, magiging buds. And that exactly happened, no? Nakainom-inom na siya, guys. Yun na, dumaldal na kahit papano. Pero tinira niya talaga ng tinira yung pagganta. Siya talaga yung one of the most na talagang tumodo sa pagkanta. So yun, si Goods, first impression ko sa kanya, napakatahimik, napakabait, napakagalang. Oo. Hindi siya masyadong malikot dun sa party. And then, observant lang talaga siya. Kasi nasa gilid lang siya. Oo, tapos nag-observe lang siya, pangiti-ngiti lang. Eh lalo na, dumating na yung mga superstars ng mga streamers. Talagang doon lang talaga siya. Oh. Hindi siya umikilos. Kung ibang tao yung magpapapicture, ganyan. O kaya kung ibang tao siguro yun, mag-i-introduce siya talaga doon lang siya sa gilid. Very, very, as far as I remember, Goods is a very, very reserved type of guy. Oo, siya yung taong kailangan lasingin mo. Para feeling ko, pag kailangan nilalasing siya, tapos pag nilasing siya, nakapag-warm up na siya, doon na siya gagalaw-galaw. Ayan. So that is Goods on my interaction. Ayan ang naalala ko kay Goods. Oy, bago tayo magtuloy-tuloy ng pag-uusap, balik muna ako sa comment section tapos mag-gap tayo. Hello, Luigi! Sabi ni Luigi, ang alam ko kay Boss Bobby, matangkad yan. Oo, tama bro. I didn't expect na ganun pala siya katangkad. Ronald Gonzalez na ito. Again, thank you very much for the notification. Carl PH, discarding malupit ata yan. Totoo bro, I can tell you. Oo. Siguro ano, hindi ko na lang sasabihin dito. Basta may ginawa siyang magic kaya nakapasok talaga sila Bornock. Yan, Josh Steven Manalang, si Danica. O sige, pag-usapan natin mamaya sino ba si Danica in my interaction. But for now, please like and share our stream for today, guys. Hindi tayo makapaglaro, so nag-podcast na lang tayo. Pag-usapan natin, kamusta ba ang Stream Kata KTV event? Kamusta ba yung in-arrange nating bonding with our top Axie streamers ng bansa? Nako, pag-usapan natin yan. Tuloy-tuloy lang ang ating usapan. Sino nga ba sila based dun sa pagkakamit ko sa kanila at pag-uusapan natin yan. Once again, this is LMJGS Podcast. Hi guys, LMJGS Podcast. We're live every week. Today, pinag-uusapan natin yung stream kada KTV event. Invite natin yung mga malalaking streamers na idolo nating lahat. We're discussing what exactly happened on that event. Yan. Sabi ni Josh Steven Manalang, sana all nakapag-sangi. Ah, okay. Pinag-uusapan niya kasi yung mga scholars and some of the supporters, delivery natin ng ano, sanggyupsal and nag-Starbucks kami. Anyway, that's a different topic. Yan. Alright, balik tayo. So, tapos na si Goods. Next naman natin, si Nitsuga. Yan. Si Nitsuga, napakatangkat. Napakapayat. Oo. Grabe yung payat. Parang ano,
Sabi ko nga, ay, pakainin yung sinutsuga. He's very tall. He's very tall. And then, medyo payat. Hindi siya medyo, payat talaga siya. Oo, as in payat talaga. As in, skeleton level, ganyan. Oo. And napansin ko sa kanya, he's very, ano din, very tahimik. Tahimik din siya. Kailangan warm up mo siya. Yan. Tapos, nakakaloka dito, sinutsuga. Ang layo ng pinanggalingan no, na siya na nag-commute siya. Natatandaan ko, as far as I remember, kasi umiinom na kami noon, so yung memory ko hindi na masyadong malinaw. Pero one thing is, hindi pa siya gumagalaw, ayaw niya uminom agad. Ayaw niya kumain agad, nakakaloka dahil. So kailangan mo talaga siyang, ang ginawa ko, pinabayaan ko na siya. Actually, dumating na sila Paco at saka si 020, yun na. Gumalaw-galaw na siya. So I think, nag-a-adjust siya, siguro nahihiya sa amin. So that's something that I didn't expect for Nitsuga. Kasi dal-dal niya sa podcast eh. So napakatangkad, napakapayat, mayayain. Kailangan meron siyang kasama. Nung nakilala niya na yung, or nakasama niya na yung mga ka-CF niya, kripto-pamilya niya, yun, dumaldal na siya, ganyan. And then, mabait din. Kasi may mga streamers na lumapit sa kanya. Tapos, pa-picture. Walang attitude. Talagang, oh, sige bro, picture tayo, ganyan. Very, very pleasant. Lagi nakasmile. Sabi ni 020, si Nitsuga, di nakain yun once a week lang. As in, napapayat talaga. Napakapayat. Okay. So, in a way, parang sinabi ko, sige. May iba talaga ng dynamic. So, yung unang mga dumating, karamihan talaga, tahimik. Sila Warly yan. Ilan talaga yung ano, yung medyo malilikot talaga. Alright, next natin. I think that's what I can remember for Nitsuga. It's very shy. Madaldal din. Kailangan lang i-warm up. Yan. Tapos ang next nung dumating, sila ano, Bukuboy. Yan. Sino ba nanonood dito kay Bukuboy? Bukuboy. Naku, di ko alam yung spelling. Bukuboy Gaming, Uncle Pat, saka si ano, si... Wait lang, tinatype natin ha. O, pasensya na kayo guys, very manual. Wala, nasa Pilipinas tayo eh. Uncle Pat, saka si ano, Koy Max, yan. Yung tatlong itlog. Tatlong itlog? Itong mga tatlong itlog na to, actually, in-invite ko sila doon kasama sa slot na sinasabi ko sa inyo. Six slots na maliliit na streamers, in-invite ko to meet the big streamers, di ba? Para at least makapag-bonding din sila, makilala nila yung mga idol nila. Itong tatlong to, in real life, magkakaibigan talaga sila. Si Bukuboy working for corporate, ganun din si Uncle Pat. Si Koy Max naman, I believe nag-stream lang siya and papunta na siyang US. Dati siyang OFW din sa Macau. He also sing. Kaya makikita nyo sa video, dun sa vlog, kumakanta din si Koy Max. Ang nakatawa yung Koy Max, dahil macho, no? Macho. Habang kumakanta, flex-flex ang muscle dahil. Kaya alam mo yun, agaw attention talaga si ano si Koy Max. Si Uncle Pat, he's very very funny. Siya isa siya sa mga malilikot, nagsasayaw na parang macho dancing. Ganyan. Napabait. Very ano yan, nasa starstruck siya. Actually, dito siya sa gilid. Binubulungan niya ako, sabi niya. Uy, si ano, si 020, sir, saka si Uncle Pat, pinapanood ko yan. Hindi niya madiretso dun sa mga streamers. So sa kanya pinapadance. Sabi ko, sige, kausapin mo lang. Ayun, kaya umupo siya doon sa side nila, Uncle Pat and ano, Uncle Pat and tawag dito kay sa side ni Paco TV and 020. Kasi nga gusto niya makilala. Ayun, nahihiya lang siya at first. Si Bukuboy naman, unexpectedly, malakas ang dating pala ni Bukuboy talaga. Kasi doon sa stream, sa stream kasi ni Bukuboy yung Uncle Pat, ang medyo maingay at trash talkan kasi yun eh. Most of the driving talaga si Uncle Pat. Pero ang lakas pala ng dating ni Bukuboy, if you will meet him in person, ang mapapansin mo sa kanya, may dating siya. Ibig sabihin, may presence si Bukuboy. Malakas yung personality niya. Very funny also, very funny. Saka ano siya eh, minsan siya nag-initiate ng crowd energy. Oh. Sabi niya, aksi lang ng aksi. Oy, mag-aaksi pa ba tayo? Ganyan. Siya yung nagda-drive. Uncle Pat, a comic relief. Oh, para siyang clown nung party. Oh, habang kumakanta, siya yung nagmamacho dancing. Ganyan. And then, si Koy Max naman,
Si Koy Max kasi there were times na ano siya eh, nakikinig lang. Tapos sabi ko, ba't ganun? Para siyang medyo lutang at first. Yung pala malabo yung mata. Malabo pala yung mata niya. Kaya minsan sabi ko, anong nangyayari dito? Yun. Pero these three itlog, sila yung mga unang dumating. And sila talaga yung unang naglabas ng energy. So again, doon sa mga hindi pa na pag-follow kay Bukubuy Gaming, Uncle Pat and Koy Max, please, please make sure supportahan nyo sila. And make sure na mag-follow, follow tayo dyan. Balik muna tayo sa comment, no? Sabi ni Uncle Pat Gaming, mahiyain talaga ako, Popular. Mahiyain daw. Mahiyain ka nga talaga, bro. Ayan, kilala ako niyan. Ako gumagawa dati ng laptop niya. Ha? Lahat ng prof sa Marine, ako ang technician nila. Sino to, bro? Ayan, hello Luigi. Hello to you. Hello to you. Alright, guys. Balik tayo, no? Natapos na tayo kay Bukubuy Gaming. Now, we're gonna talk about 020 and Paco TV. 020 and Paco TV. Yan. Oh, meron ako ditong co-host, oh. Nangungulit dito. Hello. Say hi to them. Hi. Ayan. Itong pamangkin ni, ano, ni Panda. Alright. Wait lang, kuya, ha? Ayan. Ito kasi ako sa bahay nila. Alright, let's talk about 020. Hindi ko alam kung nanonood pa rin si Brother 020, but this is my honest experience and opinion. Yan. Type ko muna, 020. Si 020, napapanood ko na siya. 020. Let's type that. 020. Yan. Sige kuya, akit ka muna din kuya. Oo. I'll finish this na rin soon. Ayan, sino ba si 020? Naba ba yung ano ko? Type ko. Ayan, 020. Oh, so si 020 na kausap ko na siya. Napapanood ko na siya. So I'm actually a fan of 020. Napapanood ko na siya before ko pa siya ma-invite or magkaroon yata ng interaction regarding the podcast. Ayan. Oh, there's 020. Tapos, ang nakakatawa, sorry bro, ay kwento ko na. Kasi gusto niya talagang sumama. Pero sabi ko sa kanya, oy, baka may ano pa kayo, ha? May mga may invite pa kayo, ha? May slot pa tayo, ganyan. Kasi I'm very organized, eh. Nilagay ko lahat ng mga streamers sa ano, eh, sa isang chat group. Ang nakakatawa dito, sabi niya, ay, sir, may dadalhin ako, si ABC, ganyan. Sabi ko, ay, sige, go lang, go. Tapos nung nagsusunod-sunod na yung mga, ano, yung mga referral, sabi ko, naku, naubos na yung slot, brother. Yun pala, kaya siya may mga gustong isama because malayo pa yung pupuntahan niya. So, kailangan niya may kasabay. Parang gano'n. So, he's very, ano, very warm. Ma, ano mo kasi yan eh, parang, paano ba i-explain? Meron kasing mga streamers na lumalapit sa atin, sa akin personally, and hindi lang sa show. Matutunugan mo talaga kung may kailangan. Which is fine. I mean, gano'n naman talaga sa content world or streaming world, di ba? You either make a friend or you wanna collab for business, yung mga ganyan. Pero si 020, I can tell you, very sincere. Very sincere. Tapos, napansin ko rin sa kanya na at first, parang nangangapa-ngapa. Kasi malakas yung dating ko rin eh. I mean, masyado akong ma-engage. Parang ganun. So, makikita mo talaga sa kanya, he's very welcoming. Anyway, ang ginawa ko, nirefer ko si Pakut. Sabi ko, uy, si Pakut. Magsabay na lang kayo ni Pakut. Yun na nga, ang nangyari, nagsabay sila ni Pakut. Actually, si Pakut may ano siya eh, parang family niya yata yung kasabay niya or whatsoever. Pero ang nangyari nun, kasabay niya si Pakut at sila yung naging buddy. So, ang nangyari tuloy nyon, lumuwas sila ng Maynila kasama niya si Pakut. Ang first observation ko, pagpunta pa lang sa pintuan, to be honest, hindi ko expected na ganun pa lang yung itsura ni 020. Kasi si ano, si tawag dito, what are you doing? Si ano, si what? Okay. Oh, you watched here. Oh, you sit down here. Ayan, ang napansin ko, si Pakut kasi kung ano yung itsura niya sa stream, ay hindi yung itsura niya in person. Si 020, I didn't expect na ganun pala yung itsura niya. Kasi nga, maliit yung ano, yung screen niya, di ba? Hindi naman siya magbi-big screen. So, sabi ko, ay, ito pala yung itsura niya kasi I didn't expect na ganun kadetalye yung, syempre, hindi mo naman nakikita, hindi naman siya nag-screen ganito kalaki, di ba? So, hindi mo ma-expect. So, yung una kong napansin, yung detalye ng mukha niya, sabi ko, ah, ito pala si 020. Pangalawa, si 020, ano, tawag dito, marami siyang client, hindi naman marami, but he started to share some stories about himself. Yan. At ito ang sasabihin ko sa inyo, hindi lahat ng streamer magkukwento about personal life right away. Some of them, or even most of them, they're very reserved. So, nung nag-uusapan na kami, oh, sige, ano ba, about career, ganyan-ganyan, nagkwento siya sa akin, nagulat ako.
siya pala yung nag-give up ng career. Nag-give up ng career to do streaming full-time. So, being on OFW, sabi ko, wow, grabe. Ganun pala kalaki ang kitaan sa ano? I mean, maybe 020s perspective, no? Kasi give up niya yung career niya talaga to do a full-time streaming. So, parang isip ko, bongga pala tinitalag. Ganun ba kalaki ba? And 021, or naging rank, runner-up siya sa tournament. So, ano may tampulan ng lokohan kasi may 15,000 siya. Sabi, oy, 020, congratulations. Oh, ikaw na magbayad ng pansit. Ikaw magbayad ng pansit. Anyway, ano siya, very, very cool. Saka ano siya, one of, ano siya, magaling makisama. Magaling makisama. Hindi mo maaninag na malaki na siyang streamer. Kasi ako, I'm very observant eh. Sabi ko nga sa kanila, hindi ako nag-a-associate sa streamer pag medyo, yung attitude kaya ko pang i-control eh. Pero yung pag, ano, pag medyo may ere or hindi, sige, bigyan kita ng example. May mga streamers kasi na ayaw magbasa ng comment. Pangalawa, ayaw mag-support sa maliliit na streamers. And pangatlo, yung hindi nag-give back sa community. Yan, hindi nag-give back sa community. Yung tatlo na yon mandatory yun for me. Kailangan ganun yung character ng streamer and I will support you all the way. Ayan, si 020. Yan mismo, si 020. Mararamdaman mo talaga na walang kayabang-yabang. Sabi ni 020, pangit ba ako? Kapalit-palit ba ako? Why? Hindi, what I mean, bro, is hindi ko alam yung detalye talaga ng face niya kasi maliit lang talaga siya mag. Alam mo, lesson na rin yan, brother. Ano mo kailangan siguro before you start your stream? Kailangan malaki yung screen. So, kasi, alam mo, pag nakita mo sa 020, hindi mo expect, si 020 pala to. Alam mo yun? So, yun, very, very warm. Madaling makisama, oo. Saka may tsura si 020. Sabi ni ni Darren, apaka-pogi kaya, alam mo na, galing kay Blue Panda yan. Ayan, si 020, si Bestie. So, ayun ang impression ko sa kanya. So, in summary, si 020, very, very cool guy, magaling makisama. Hindi kanya papahirapan na mag-connect. Kasi at the end of the day, kahit sabihin mo na ako yung nag-organize ng event, hindi naman kami talaga nag-uusap na palagi, no? Sinusuportahan ko yung stream niya, but we don't know each other privately or personally, right? So, hindi niya ako pinahirapan, napaka-cool. And yun, nag-share ng information, hindi madamot. Pag tinanong mo, nagkukwento talaga siya ng perspective niya, ganyan. Tapos nagtatanong-tanong din about best practice. Saka napansin ko, nung nag-uusap na sila ni Ola Warly, sila Bukubo, yung mga other streamers, hindi madamot, nagpapapicture, oo. Huwag kayong humingi ng blind item. Sige, blind item tayo later. But for now, tuloy-tuloy lang ang kwentuhan. That is 020. Kaya guys, I'm telling you now, supportahan natin si 020. Ito yung mga streamer na malalaking streamer na masarap supportahan kasi hindi asshole. Wala yung kasikatan sa ulo niya. Alright, next naman tayo. Punta tayo kay Pakot, kay Brother Pakot. Alam ko, napakaraming yung gustong tanongin kay Brother Pakot. No? Sino ba si Brother Pakot during the event? So pagpasok ni Brother Pakot, kasama niya si 020, no? Hinalikan ni 020 si Pakot. Charing lang. Charing lang. Issue lang. No, seriously, pagpasok naman ni Pakot, may presence din si Pakot. Oo. Ang salty Pakot doon, nakita niyo naman sa vlog, meron siyang naka jacket siya. So very very timely kasi napakalamig doon sa lugar ng nung location kasi ang lakas ng aircon. Naka jacket siya tapos naligo sa pabango. Oo, talaga naman amoy na amoy mo pagka yakap mo ganun, "Hey bro, nice to meet you, bro." Yeah. Just cool lord. Naligo ng pabango si Paco TV. Oo, yan ang una-una ko. Mabango siya. Tapos mukha siyang malinis talaga. A very neat guy. In person pala medyo hindi naman siya chubby. I didn't expect, kala ko payat siya. Hindi pala siya payat, talagang may laman din siya. Very, very neat. Oo. Tapos, niloloko ni 020 kasi ang ganda ng sapatos ni, ang ganda ng sapatos ni Paco TV. So, physically, is very neat. Para siyang, ito yung magandang, para naka-groom talaga, properly groomed. Oh, very cautious about how he looks. Ayan ang una kong impression sa kanya. Nakausap ko na siya multiple times and obviously nag-guest na rin natin siya sa podcast. So I know
the guy's attitude. In person, it's actually the same. I will measure him based on his interactions sa other streamers. At ang nakakatawa dito, wala talagang kaere-ere. Lumapit sila, yung mga maliliit na streamers, uy, pa-picture naman, talagang artista talaga ang dating. Oo. Pasok sila na 020, the first, sila kasing dalawing first bigger big streamer, taga-member ng Crypto Pamilya. Pumasok, malaking streamer, may presence, ganun. Picture pa more, walang kaere-ere. Napakabait. Yan, napakabait ni Pakot. Other than that, si Pakot naman ay sobrang tahimik dai. As in, nakagano lang siya. Ganon. Super tahimik lang ni Pakot. Super tahimik to a point. Talagang kailangan mo, parang feeling mo, naku, nai-entertain ko ba siya? Nag-i-enjoy ba siya? Ganon. Pero very cool lang talaga siya. Aside from that, Pakot also is very observant. Talagang tumitingin-tingin lang siya sa mga iba't ibang tao. Tumitingin siya dun sa mga nag-uusap, lalo na yung mga katabi niya. Is very, very observant. Kaya nung sinagot niya dun sa ating podcast about pag may nakakamit ba siya, mukha ba siyang suplado. Actually, if you don't know him, you may think that, tawag dito, you may think that is suplado nga. Siguro nagkataon lang, kilala na natin siya, you know. But he's actually very, very observant. Yan. So, number one, recap lang tayo, no? Paco TV is very groomed. Oh, pwedeng ano siya, pwede mong isabak sa ano to eh, sa artistahan, no? I mean, you get what I mean? Like, very properly, ano siya eh, properly dressed, yon. Oo, properly dressed, number two, very observant, yan. Walang kayabang-yabang, mukha lang siyang, ano, mukha lang siyang suplado nga talaga, masungit, kasi singkit eh. Oo, singkit siya, mukha siyang suplado, but it's very, very cool. And, I'll be honest with you, wala naman akong nakita na, actually, meron pala, pero wag na natin pangalanan. Pero siya talaga, if you compare to other streamers na nandun, si 020 and, ano, tawag dito, and Paco TV, sila talaga yung maayos. Oh, Didi! Can you, ano? Oo. Akit ka muna ng kuya. Oo, andito kasi si, ano, si Albedrick. Pinipindot-pindot yung mga aparato, nakakaloka. Ayan, sabi ni Paco TV, andito pa pala si Paco TV. Sabi ni Paco TV, nasa bulking stage po ako. Growing kid ba, bro? Hello, Eden Rodriguez. Sabi niya, pogi din yan si Paco. Actually, yeah, that's true. Naitsura talaga si Brother Pakot. Mga pag-usapan natin yan. O, ito na. Iduduktong ko na. Iduduktong ko na. Dumating si Jermaine. Danica Jermaine. Dumating si... sino pa ba itong isa? Si Janine. Mamaya pag-usapan din natin yan. Pero duduktong ko na. Kasi si Pakot yung usapan eh. E di pagpasok ng dalawa. Wala. Ang alam ko kasi, crush ni ano eh, crush ni Jermaine si Pakot. Yung pa yung naasar-asar ko, ganyan. And then nag-uusap kami, chika-chika-chika-chika, ganyan. Tapos kumakanta yung mga girls. Tapos si ano, naglolokohan si Jermaine saka si Janine. Tinuturo-turo nila si Pakot. Ayun pala, meron palang love team. When I say love team, guys, hindi ko alam ha. As in, hindi ko alam kung gano'ng kalalim ang friendship nila. I have zero idea, alright? Ang sinasabi kong love team is, yung gabing yon sila yung tinutukso sa isa't isa. So I want to be clear about this. Hindi sila mag-jowa as far as I know. I'm not even sure. I don't know if they're dating. I don't know. But I can tell you right now, may kilig. Ay, ako kinilig ako. Ayoko sa kanila. May kilig that night. Oo, makikita mo sa mata. Hindi ko na lang sasabihin kung sino. Alright. Kasi mahirap naman ba? I don't want to speak on their behalf, di ba? Mali mo, hindi naman pala totoong kinikilig sila dun sa isa. I mean, you get on me. So, makikita mo dun sa mata ng isa, may kiss lang talaga naman. Alam mo, very kuya ako, no? Very kuya, very, masaya lang talagang gawin yun eh. Hindi ko lang in-expect talaga na may ganun pala. Oo. So, si Jermaine, supposedly crush niya si ano Pakot. Pero nawala yun eh kasi Jermaine naman very very cool lang talaga siya. Hindi naman siya, may mabait si Jermaine. Anyway, pag-usapan na siya later. Ang nangyari, kuya, don't touch. So mangyari si Janine naman and parang nung dumating si Bornak, pinatabi niya. Nakita niyo naman sa video na pinatabi niya. Inakainom na si Pakot. So hindi ko tuloy alam kung nahihiya ba si Pakot or nangyenge na siya ng pagkainom niya nung ano
nung Black Label. Pero all in all, guys, I can tell you, itong dalawang to, parang inisip mo, my God, parang balik sa high school ulit. Alam mo yun? Parang balik ka ulit sa high school. Nakikita mo yung classmate mo or kapatid mo, whoever na. May friction. May friction. Hindi ko na lang alam kung saan ba tatagos. Hindi ko na lang sure kung hanggang saan yung love team na yan. Who knows? Malay yung mga magkatuluyan din siya. I don't know. But I can tell you right now, Pakut is a very nice guy. Siya yung masarap suportahan kasi napakabait. Walang kaere-ere. He's very introvert. Based dun sa gabing yun, tahimik lang siya, observant, ganyan. Very cautious. Talagang di nakakalimot mag-sir, di nakakalimot magpo. Very magalang. Siya yung taong, pag gumawa ko ulit ng event, silang dalawa ni 020 ang unang nasa listahan. Siya yung, sabihin nating streamer celebrity na masarap yayain. Oo. Kasi may mga iba, may status kasi sila, so iba yung dynamic sa party. Sila talaga magaling makasama. So that's about it. Ganon si Paco TV nung na-meet ko siya in person. So pag na-meet nyo, yung mga streamers na iniidolo nyo na nakasama sa event, and based on my opinion, and I mean, I could be wrong, right? I could be wrong. Ayun lang naman yung naobserbahan ko. There's a big possibility na baka parehas tayo. Ako kasi yung nag-host, so iba yung dynamic. But being a fan, I can tell you, maraming streamers doon na lumapit sa kanila. 020, supportahan yan. Very good yan. Paco TV, very, very good also. So that's Paco TV on my perspective. Ayan, batian muna tayo. Let's have a gap. Pag-usapan natin, sino pa ba ang pumunta doon sa ating Streamer Kada KTV event. What really happened there? Ano ba yung mga juicing chikahan? Paano nga ba yung mga other streamers? Yan, mayayabang ba sila? May mga attitude ba sila? Yan, ano ba ang pagkakilala ko sa kanila? Topic lang ngayon, dito lang yan sa LMJGS Podcast. Yo, no, LMJGS Podcast, we're still discussing Stream Kada KTV event. Yan. Kaya Stream Kada, mga streamers na parang naging barkada na natin. Alright, next natin, pag-uusapan natin si Jermaine. Si Jermaine, Danica Jermaine to be specific. Yan. Si Danica Jermaine, OMG. I can tell you now, hindi ako nag-OA. Sana ma-type ko ng maayos para at least ma-follow nyo. Si Danica Jermaine, guys, I can tell you may X-factor siya. May X-factor. Ano ibig sabihin ng X-factor? X-factor means, pumasok siya. Una-una, physically, napakaliit. Napakaliit lang, maliit lang siya. Parang magkatang, kasing tangkad yata kami, mas maliit pa siya sa akin. Napakaliit, napaka-sexy. Crop top lang suot niya. And then, ano bang tawag doon sa pang-ibaba niya? Ako, hindi ko say familiar. Very sexy. Hindi siya bastusin eh. Kasi yung ibang mga girls, di ba nagpapakita ng boobs, di ba? Hindi naman malaking boobs niya. Naka-push up pro lang. Pero hindi siya yung bastusin. But I can tell you, yung anliit ng mukha niya. Anliit ng mukha niya, parang artista. Anliit ng mukha. Tapos anlaki ng mata. Tapos ang ganda ng pilik mata. Tapos yung aura niya, napaka-welcoming. And my X-factor. So let me explain ano ba yung X-factor na yan. And then ako upo. Siya yung isa sa mga nakita ko talaga na yung mga tao nakatingin sa kanya. I don't know what it means. But I can tell you may X-factor siya. May presence yung babae. May presence siya. Mapapatingin ka talaga sa kanya. Oo. Hindi lang ito sa akin ha. Napansin ko rin to dun sa other streamers. Kahit babae na mapapatingin sa kanya. Kaya I cleared it out. Hindi dahil bastusin, alright? Kasi may iba talaga, takaw attention kasi nga, kung ano-ano yung pinapakita. No, it's not about that. Meron siyang aura, para siyang ano, may something kay ano. Ayun nga yun, hindi mo ma-explain dun sa tao. Hindi mo ma-explain kung anong meron siya, pero mapapatingin ka talaga. So si Jermaine is that person. Oo, meron siyang X-factor. Meron siyang X-factor. And of course, siya yung bunso nung gabi. Silang dalawa ni Janine. Very bubbly. Alam mo, may purity siya eh. Hindi siya ano eh. Parang yung ibang girls kasi, you know, the matured na or may baggage. Ito talaga, napaka-sweet. Bunsong-bunso mo talaga si Danica. In fact, doon ako sa mga girls eh. Pero wala namang bastusan. Very gentleman naman yung mga lalaki doon. But I feel like sila yung bunso-bunso. Umiinom sila. Umiinom din sila. But very controlled. Yeah. One thing I observe also is, walang ginawa din siya. Tawa lang, nandang tawa. O parang,
sa kotahan ng mga ano, ng mga yung mga nag-enjoy talaga, ay nako girl. Siya. Siya parang siya yung wasa sa mga enjoy na enjoy. Tawa lang ng tawa silang dalawa ni ano ni Janine. Silang dalawa ni Janine is parang ano, sila yung mag-sister, mag-partner ng gabi niyan. And aside from that, very funny. Nagre-reach out din siya. Siya yung malapit. Nung kasing gabi na yon, it's either ikaw yung lalapitan or ikaw yung lalapit. May ganun dynamics ng party. So si Jermaine, Danica Jermaine, ang isa dun sa mga lumalapit talaga, ha. They're very cool. They're very cool. Isa nga sa napansin ko din is marunong siyang kumanta. And then nilalaro niya din. Alam mo yung very, very bubbly talaga siya. So ito rin yung mga ano, masarap isama sa party. Kasi ano eh, hindi ma-issue. Mukha lang siyang maarte, but hindi talaga siya maarte. I don't know if you get what I mean. Hindi siya maarte. Mukha lang siyang maarte tignan, but very simple. Hindi high maintenance na, ay sir, baka may ganyan ba? No, wala. Walang arte sa inumin, walang arte sa pagkain. And then, very makulit. So, madaling mag-entertain kasi sila kasi ni Volby, nag-aasara na sila. Yung mga ibang mga streamers, alam mo yun, parang ang cool-cool lang talaga. So, si Jermaine, ang sarap ding isama sa party. Now, let's now go to Janine. Yan. Ako, alam ko, maraming naka-follow kay Janine. Alright? Pag-usapan natin si Janine. Yan. Si Janine. Si Janine naman, guys. Si Janine, kung maliit ang mukha ni Jermaine, mas maliit ang mukha ni Janine. And then, si Janine, I can tell you now, very pretty. Oo, yan. Pwede kong ang ano eh, pag-artistahin. Oo. Pag-artista natin si Janine. Janine Ong, ha? At ilagyan ko apelido. Janine Ong. Oo. And then, very ano siya, very mainhin din. Border to pa bebe. Oo. Ay, wait, sorry. Mali-mali yung mga tinatype ko. Wait lang. Ayan. Ay, ano ba yan? Okay, wait lang po. Sorry. Oo. Ang hirap talaga pag ano. Abrupt kasi itong podcast natin. Anyway, so si Janine Ong, very, hindi timid eh. Mahiyain, parang reserved, ganyan. And then may pagka, ano din pa, bebe. Hi, sir. Ganun, oo. Hi, sir. I'm Papa Bebe. Ganun, charing. Charing lang, Janine. Oo. So, yun. Tapos, hindi ko naman kasi ine-observe ng 100%, diba? This kwento is all about my interaction with him. But I can tell you now, si Janine, may ibang kislap. Oo. Nalaman niyo talaga yung sining kumikislap yung mata. Iba. Oo. May ibang kislap. May ibang kislap sa mga mata. Oo. Para bang may extra ligaya yung gabing yon. Hindi ko alam kung ano iksabihin nun yan. Pero yan, may ibang aura si Janine. And then one thing I observed kay Janine also is, meron siyang, tawag dito, meron siyang PR factor. Oo. Yan. So, siya ay pag nilapitan mo si Janine, very ano siya, para bang ayaw mo na umalis. Ganan. Para pag nilapitan mo siya doon, more chika. Ikaw na lang talga yung parang mahihiya na, ay kasi baka may ano pa siya. Kasi dalawa sila, kung makita niyo sa vlog, silang dalawa ni Danica Jermaine ang talagang tandem. Hindi sila naghihiwalay, dahi, pati pagkanta, dahi. Talaga magkakasama sila, dahi. Paglapit mo sa kanila, more chika. Alam mo, tatagal ang chikahan nyo. Oo. Tatagal ang chikahan nyo. Ganun silang kandalawang ano, nag-tandem talaga. Pero one thing that I really caught my attention is, yun nga, oo, yung love team na Jakut. Gusto mo yan. Talaga ako talagang nag-push talaga ng Jakut, no? Janine and Pakot love team. And then pinapunta ni ano, nung lumipat na kami sa Bigger, pinapunta, nung napainom na si Pakot, pinapunta si Jermaine, Janine Ong sa katabi ni Pakot. Ang una ko talagang comment sa isip ko, talaga yung babae pa talaga yung lumapit, di ba? Charing lang. Very protective sa mga girls. And then lumapit, naglakad si Janine. Ito si Pakot talagang nahihiyang-hiyang-hiya siya talaga, or nahihilo siya dahil napainom siya. But you can see talaga na they're, I don't know. I mean, Pakot, Janine, maybe we can talk about it. Hindi ko alam, pero talaga kinikilig talaga ako. Hindi ko alam kung sino yung may gusto kanino. Pero I can tell you, Janine was really a delight to be with nung gabing yon. Parang nagbigay ng extra kulay
doon sa gabing yon. Yon, no? Talagang bumalik na naman kay Pakot. Kaya nga sabi ko, may bagong love team. Based on my perspective, based doon sa experience na nakita ko, naku, guys, parang may niluluto. Tignan na lang natin or pagdasal natin kung tutubo ba yung love team na yan, who knows. Pero mukhang may juicing, ano, may juicing love team mga crypto community ngayon. Alright, we're gonna move on now to pagdating naman nila Bornok yan. Oo. Pag-usapan natin si Kuya Bornok mo. Alright? Si Bornok, as you know, he's a superstar. Oo. Bakit ko sinasabing superstar? Si Bornok, malakas talaga. Hindi lang dahil he's a big streamer, but in person, may dating talaga siya. Oo, may dating talaga siya. Bornok is a type of person na alam mo, ito pa si Bornok. But, hindi mo mararamdaman yung yabang. Hindi mo makikita yung yabang. He always smile. He always smile. E di may mga pagdating niya, may mga camera na agad. Alam mo yun? Very celebrity. May camera na agad, nilapitan. Hi, brother. I'm LMJ. Ganyan. Hi, brother Bornok. This is my partner, Blue Panda. Ganyan. Ang sagot niya, hi, bro, nice to meet you. Ganyan. Oh, very cautious naman, very cautious. Tapos ang maganda dito, yung aura niya, parang gusto mo tuloy siyang lapitan kasi nga, hindi siya suplado. And then, hindi siya nako-conscious kasi yung ibang camera may ilaw. Kasi yung iba siguro mako-conscious na parang, ba't may ilaw or whatever. Diba? Parang tumigil yung buong KTV. Tumigil yung buong KTV. Nung dumating siya, kasi walang kumanta, or parang may kumakanta yata, natigil na, hindi na sila kumanta and all. Yon. And then, ang natatandaan ko, nung nag-uusap kami, napansin ko talaga na ano, maganda rin pala talaga na may maraming taga-crypto pamilya. Kasi parang feeling ko kung siya lang talaga or very few lang sila. Medyo awkward for him. Kasi nga, yung ibang na-invite natin, yung mga maliliit na streamers, nagpa-fan mode sa kanya. So just imagine if you will put yourself in Bornok situation na parang I'm in a event na hindi ko naman kilala lahat. Tapos, hindi ko pa kilala yung, ano ba yun, yung nag-invite. Buti na lang, may ibang kasama. So, madali siya nakapag-warm up. In fact, after few moments lang, ang kulit na nila. Kasi syempre, malaking venue, di ba? And nakita niyo naman sa vlog, talagang kulitan na sila doon. Lumabas na yung talagang Bornok na medyo mataas ang boses, gano'n, mukhang nantitrip, gano'n. And guys, so to clear up, hindi nabully si Pakot. Alright? Kasi may nag-comment na parang kawawa naman si Pakot, parang nabully siya. No, it's not. I can tell you, everyone was really laughing about it. Okay din si Pakot. Kasi si nagbubulungan sila eh. Na sabi, oh, bro, hindi, kahit konti lang bro. Don't worry, I'll take care of you. Mga ganon. Sinasabi ni Brother Chunk. So, he's not being bullied. Alright? I want to clear that up. It's one of also the reason why I need to ask Pakot TV's permission. Oh, Pakot TV's permission if I can post that. Sabi ko nga sa kanya, maraming ibang nag-video na and naka-publish na even before me, but I feel very obliged to ask his permission kasi nga, siya yung pinapainom doon. Eh, ayoko namang nagmukha siyang binuli ni Bornok. So I can tell you right now, there's no bullying that happened on that night. It was pure fun. Everyone is okay. And obviously, as you can see, everyone went home very, very safe naman. So again, going back to Bornok. Si Bornok, he's a superstar. That's something I can tell you. He's a superstar, aura-wise. He's a superstar, galawan-wise. But I can tell you, hindi siya mayabang. Kung hindi mo siya kilala, at sino tong pumapasok na to, na maraming shawari-wap talaga. He has a lot of friends with him. Pero siya yung pumapasok ng una, and you can see the presence. Parang yung mga tao, parang ganon, napapatigil. He's like that. Pero pag kinuusap mo na siya, hindi siya madamot. Is very cool, napakabait. There was a time pa nga tumitingin siya sa usapan namin. He's just trying to engage, 'di ba? Kasi kung mayabang ka, diyan na lang, 'di ba? Payahan mo sila diyan, lumapit sa iyo. Siya talaga, he's trying to also reach out. And again, maganda talaga, nakabuti talaga na may ibang taga crypto pamilya doon. In fact, pagpasok niya nga, nakita niya agad si Natsuga, sabi niya, "Oy, Natsubo." Alam mo 'yun? Talagang warm up agad with the crowd. Nakita ko rin yung sila Bukuboy, as far as I remember, sila Warly. After some time, lumapit na sa kanya, nagpa-picture.
yung ngiti niya, walang plastic. Alam mo yun yung para bang, oh, sige, picture lang tayo. Ganon, no? Yung makikita, I'm not sure. You can also look at Warly's page and you can see there yung picture nila. Makikita mo talaga doon na he's really happy. He's really happy. Masaya siya nung gabi. Walang halong kaplastikan. Yan. For me, in summary, Burnock is really a superstar. Superstar. May dating. Oh, may dating siya. Kung hindi mo siya kilala, mapapansin mo pa rin bakit yung mga tao parang magnetize sa kanya. Oh, may ganun siya. Pangalawa, now that you know his status na isa nga siyang superstar, right? Hindi ka pa rin may intimidate. That's the word for that. You will not be intimidated with Burnock because he always wear a smile. And there was a point I feel like sana mas mahaba pa yung usapan namin, but we couldn't. Hindi talaga kami makapag-usap kasi busy talaga kami ni Pandang tumalon ng tumalon sa iba't ibang mga bisita. We really cannot spend much time. In fact, wala nga kaming picture dalawa eh, di ba? And in a way, siguro maganda rin yun. At least, para nag-enjoy talaga yung crypto din, crypto pamilya dun sa event. Kasi talagang ano eh, parang naging, naging catch-up na rin sa kanila. Kasi nga, I heard na hindi din sila ganun madalas nagkikita. So, nagkakitaan yung iba. So it was really cool. So ayun ang comment ko kay Burnock. Meeting our idol Burnock. He's a superstar. He has a magnet. Oh, may dating siya. He's very welcoming. Always wear a smile. Walang attitude. Hindi madamot. Nagpapapicture, makikita mo. Sincere ang kanyang pagngiti. Oh, hindi yung parang ano ba yan, nangistorbo ha, hindi ganun. And most of all, hindi siya nambubuli. All right? I just want to make sure it's clear. Hindi siya bully. Nangtitrip lang talaga siya, but it's pure fun. It's pure fun na hindi bullying. It's pure fun na he doesn't mean to hurt anyone. All right? So he's very very cool. He's very very cool. Tuloy natin yung suporta suporta natin kay Burnock because Burnock is really the guy. All right? Para feeling mo, ito pag idol mo siya, I can tell you're on the right path. All right, we're going to continue now, Archikahan, no? Sino nga ba ang mga na-meet natin doon sa ating Stream Kada KTV event? Ano nga ba ang experience ko sa kanila? And maybe we can start doing Q&A. Yes, tayo magkwentuhan, no? Magtanong kayo, ano ba yung mga pwede nating mapag-usapan doon sa event na yon. You can also ask specific questions targeting to specific streamers and let's see if I can answer that. Once again, you're still watching LMJGS Podcast. You know, LMJGS Podcast, we're live every week. Ang output video natin, no? As you can see, we're live on Facebook, but eventually, this video and this podcast will be live on YouTube and Spotify. Yan, gusto mo yan? Yes, kaya kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, go to LMJGS Podcast on Twitter, on Spotify. Napakadali lang, mag-follow lang yan. Search nyo lang LMJGS Podcast. On YouTube naman, LMJ Game Streams. And here on Facebook Gaming, !! Notify na kayo. Oh, wala pa masyadong... Ito na, may mga bago nag-comment. Baliktan natin yung batiang portion natin. Eden Rodriguez, thank you very much, Eden, for always watching. I really, really appreciate your support. Thank you very much also, Christopher Bass, for the notification. Thank you, bro. And then we also have Neil Ilian Murillo. Hi, sir. Magandang gabi po. Thank you also for watching. Again, dun sa mga hindi pa nakaka-react, please make sure na kayo po'y mag-like or heart na, !! Notify na dyan, and share the stream. Alright, punta na tayo. Very konting minimal na, hindi naman natin kompletuhin na lahat kasi napakadami. No? Yung mga talagang kilalang-kilalang nyo lang. Now, let's go to si Fidem. Si Fidem. Ito, madali lang to si Fidem. Madali lang si Fidem. Si Fidem, for sure, hindi siya mahiyain. Kilala niyo ba si Fidem? So yung mga nakakilala kay Fidem, please comment doon sa comment section. Si Fidem, hindi siya mahiyain. Pero makikita mo sa kanya na dahil nga yung crowd, hindi niya kilala, tahimik lang siya. But he's a nice guy. Nakasama ko siya doon sa KTV and then nagpunta kasi kami doon sa workplace ni Chunk.
Oo. Makikita mo yung body language niya. He's not shy but is a very nice guy. Very nice guy. How I wish nga nakapag-spend time pa kami. Ang hirap kasi guys pag ikaw yung nag-organize ng event kasi nga sa dami nila, umabot kami ng 22, mga ganyan. Umabot kami ng 21, 22. Pero hindi naman yung sabay-sabay lahat. Iba't ibang lugar nila eh. And isa sila sa FIDAM na hindi ko masyadong nabigyan ng oras. But I can tell you, the guy is very nice. Tahimik lang siya. And I feel na parang kung nagkaroon kami ng pagkakataong makapagsikahan, for sure madaldal din yan. So ayun naman ang na-experience ko kay FIDAM. Now let's go to Boss Can. Yan, si Boss Can. Yan, Boss Can. All right. Oh, wait lang, bebe, ha? We have a show, okay? All right, oh, fat daw siya, fat daw siya. Pamangkin ni Blue Panda. All right, now, let's talk about Boss Can. Yan. Si Boss Can, I didn't expect na matangkad pala siya. He's actually tall. Siguro mga 5'6", 5'7", din yan. Boss Can is very fair, maputi. Malinis din tignan. Nung pumasok, ano siya eh, parang, hello po, nice to meet you, ganyan-ganyan. Mabait siya. Ano nga lang, medyo exclusive dun sa barkada niya. Oo. Hindi, walang, siguro dahil malaki yung lugar and then awkward din lumapit. But you can see that Boss Can is very exclusive to his barkada. Oo. Pero may anong, nung nilapitan siya nung iba naman, nag-hi naman siya. Oo. Very, saka ano, parang kiddo. Oo, para pang bata. Para pang bata, oo. Pero ano siya, mabait naman siya. Sayang nga, hindi kami nakapagkwentuhan masyado kasi I want to congratulate him na nag-start na sila mag-podcast ni Patricio. But anyway, we didn't have a chance to really talk about it. I really want to congratulate him kasi talagang natutuwa ako na nagpa-podcast na sila. Yan. So in summary, very little interaction with Boss Can but very pleasant. Oo, nag-hi naman siya, nagbigay naman ng courtesy. Given na tayo yung gumawa ng event, very exclusive to his friends. So one thing I really feel that he's a guy that is very friendly at pag nakapag-warm up ka na, sa kanya talagang babantayan kanya. He also loved to sing. Maraming beses na kumanta talaga siya doon kahit nagkakagulo na sa event. Here you go, after ng eksena, kanta pa more. Very, very nice. Yan si Boss Can. Oy! Brother Bornock in the house. Si Boss Can, balita ko nagselos eh. Brother Bornock, thank you very much for joining. I'm discussing all of the streamers na umattend nung ating event and I'm sharing them my experience para at least yung mga AXI community natin, magkaroon naman sila ng idea kasi hindi pa nila nami-meet tayo or nami-meet kayo, especially sa inyo guys. So, hindi ko alam kung naabutan mo ang cheek ako about you. But yeah, thank you very much, Brother Bornock. Sabi niya, kumakanta lang yon kasi nasasaktan na. Oh my God, sa sabihin, siya ang third party ng ano, ng Jakot? Jakot? Oo. Oy guys, ha, to be clear, again, ulitin ko, totalan dyan na si Brother Bornock. Tumigil-tigil kayo ha. I mean, there's no bullying that happened on that night. Please, 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 don't make an issue out of it. Alright? Si Pakot is very cool about it. Alright? And again, hinuhun niya ni Chunk yan. He's been taken care of. Alright? So, nung pinapainom siya, talagang, it's not the first time that it happened. Ang pansin ko kasi yan, si Bornock, aliw na aliw ka talaga kay Pakot. Kasi ga, si Pakot, pulang-pula, as in. Parang bayag na pinitik-pitik, gano'n. Gano'n ka pula. So, is very, very fond of Pakot. So, kung i-invite niya si Borna or if you will be in this circle, mapapansin mo talaga na malapit talaga siya. He's very fond of Pakot. So, tigil-tigilan niyo yung paggagawa ng issue. Pakot was not bullied on that night. Anyway, going back to sino to? Si Boss Can. May ganun pala? Talaga ba? Supportahan niyo ha. Again, I'm not sure. I really don't know. Who's who, alright? Meaning, hindi ko po alam kung talagang totoong nagkagustuhan si Janine and Pakot. At hindi tayo showbiz balita, okay? I just want to clear this. Ang sinasabi ko lang kanina is very evident for me na kinikilig ang tingle ko dahil. Oo. I'm very, very giggly about how nag-i-interact si Janine. May kislap ang mata ni Janine at may kislap ang mata ni Brother Pakot. Oo. Pero may plot twist. Just imagine, Bornock just said, si Boss Can daw nasasak. May ganun. Parang pwede na tayong gumawa ng
ng series pala dito. Sabi naman ni 020, pag kami po kasi talaga magkakasama, dapat po tulog lahat sa kalasing. Oo nga, napapansin ko nga sa mga video. Oh my gosh. Sabi ni Warly, jackpot na para tumaas ang SLP. Boss, knock sana all to SLP na. Oh yan, si Warly. Just like wanna mention. Si Warly, ito si Warly. Siya ang pinakamaraming ano eh, maraming content na sabi ko nga rito kay Warly, huy brother, mag-enjoy ka. You spend time with mga idol mo. Kasi si Warly talaga, nagpa-fan mo that night. Nag-livestream siya, more picture talaga. You know? Anyway, so let's go now to Brother Chunk. Alright. So ito, patapos na tayo, no? Na karamihan ng mga streamers na bigyan na natin ng komento, na ikuwento ko na sa inyo kung ano bang galawan. Galawan means ano ba yung dynamics on that party, paano ba sila mag-interact, yan. Pero syempre, knowing me, you know that I'm very honest. So of course, we're gonna talk about some things that I also observe. All of these conversation, guys, for you to get an idea. Kayo, tayong AXIE community, paano nga ba mag-interact mga idol natin? Mas gusto natin silang makilala. And that's exactly the topic why we're discussing ano ba ang nangyari dun sa Stream Kada KTV event. Now, let's go to Brother Chunk. Before anything else, please make sure to like and share the stream. LMJGS Podcast, guys, is live every weekend. We're the first comedy podcast show ng bansa kung saan ini-interview natin yung mga AXIE Pinoy streamers na idol nating lahat para mas makilala natin sa kanila. For us to get and fall in love with them even better, and for us to help lalo na yung mga malilit na streamers. So make sure, guys, exclamation point notify na kayo. Dito lang yan sa LMJGS Podcast. Yo, no, LMJGS Podcast, we're live every Sunday. Yan. Oh, may iba naman na iba, hindi ng Sunday. And again, supportahan nyo rin po yung podcast ni Brother Patricio Boscan. Oh, I forgot the name na. Nakapaso, sorry naman. Supportahan nyo. And I'm really hoping na mas dumami pa ang nagpa-podcast about AXIE. Oo nga. Not only that, we're starting this podcast focus on AXIE streamers, but eventually, lalawak tayo. Lilipat tayo ng ibang games. Basta Pinoy streamers, if we feature natin yan. We're also live on YouTube, and eventually, the output of this episode will be live on Spotify. Kaya hindi pa kayo nakakapag follow sa Spotify, go, go, go! Alright, let's go. Speaking of the devil, Brother Chunk in the house. Sakto gising ko, ako pinag-uusapan. Ay, ito na nga. Oo. To be fair, bro, ha? Dumami na sila. Okay, ito na. Paano tayo eh? Based kung saan yung, sino yung unang dumating hanggang sa huli. Oh. Punta na tayo ay Brother Chunky. Kunyari wala siya. Okay. At di tayo mako-conscious. Ano na tayo? Totohanan lang tayo rin sa podcast. Alright, ito na. Oh, pagpasok niya, no? The late Chunk. Charing. To be fair, throughout the process of inviting, Chunk is the most easy to invite. Walang arte-arte, bro. We're gonna have this event. It's a closed door event, very intimate. Only the people that I know. Chu 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 ganyan. In you, it will be a pleasure to have you there. Boom. Oh naman. Oh, ganun agad. Walang ahirap-hirap. Chunk is Konyo. Sa mga kilala at nakakilala sa kanya, he's very Konyo. Para bang from Alabang, ganon. From Ateneo, ganyan. Eh, kaming mga OFW, especially for our work, okay lang mga English-English kasi international naman talaga yung company and all that. Ang punto ko dito, you might be intimidated with Chunk kasi may dating si Chunk. Yung iba siguro maiisip ko, whoa, lakas dito ah. Pero I can tell you guys, this guy is very, very humble. In a surface level, pag iisipin mo, naku, parang ang yabang or whatever. Guys, pag nakilala niyo siya, he's actually a good guy. In fact, mas marami pa kaming time. Mas marami pa kaming time mag-chikahan kaysa yung mga Bornock, ang ating brother Bornock, and the others. Alam mo, kami talaga yung, plano ni girlfriend niya, talaga nag-jive talaga kami. And then eventually, tuloy-tuloy na nga tayo dun sa pinagtatrabuhan niya. Pumunta tayo dun sa bar na pinagtatrabuhan niya. Anyway, going back. Chunk, he came very late because of an event. And one good thing about it is, may mga tao kasi, lalo na if you have that status. And again, I'm gonna tell you this as transparent as possible. I don't necessarily care that I'm saying this because Chunk is here watching. No. I tell you what I have experienced. One thing
is he's very trustworthy. Gusto mo yung trustworthy? May isang salita. Kasi may mga ibang streamers, dumalapit sa atin, kaya yung mga managers nila, yung mga manager ng guild, uy, LMJ, can you help this guy naman? I-feature mo naman sa podcast. Oo, kasi gusto namin maklear ang issue. Chuchuchu. Ang punto dito is, may mga streamers na magulo kausap. Oo. Which is, in a natural setting naman, gano'n naman diba talaga? May mga magugulo talaga. Pero, guys, may isang salita. Pag sinabing, oh, let's check on each other by 12, nag-uusap kami, sumulpot. Oo. Kasi may, kaya nga, di ba, may tinatawag tayong, you don't want to meet your hero because you will be disappointed. And that happened to me. Oo. Kasi dalawa lang, tatlo lang pinapanood ko before. Yung si Pakot, as you know, and Chunk lang pinapanood ko. Yung isa, actually, mas pinapanood ko yun. Unfortunately, na-disappoint ako. Why? Because nung may interaction, nakakasad. Basta hindi ko na lang ikukwento. Issue pa yan eh. But my point there is, Chunk is different. So kung makikita mo si Chunk sa bar, kung saan siya nagtatrabaho, please approach the guy. He's very welcoming, very warm, at maganda ka lang ng English. Tsareng! Kasi konyo-konyo talaga siya. Sabi niya, sabi ni Chunk, mukha lang yun. Pero he's very cool. Especially for Panda. Alright, si Blue Panda kasi, he's very, parang sabi ni Chunk, girlfriend niya ganun din. He's very particular kasi dun sa mga nakakasama niya. Pag hindi niya bet, hindi niya bet. And hindi umiinom si Panda. Napainom ni Chunk. Napainom ni Chunk. So, ang punto dito, Chunk is someone that you might feel na mayabang. Chunk, kunyari, ikaw ako. Okay, ikaw nanonood ngayon. Kunyari, fan ka ni Chunk. Di paglapit mong ganun, ang uno mo marinig kay Brother Chunk, English pa more. English pa more. Oh, baka ma-feel intimidated ka kasi. Paano ka kausapin tong idol ko? Hindi naman nag-English dahil. Huwag ka nang mamblema. Magtagalog ka lang and he will make you feel good. Hindi mahirap kausap. In fact, nung pumasok siya, mas madali pa ako nag-warm up. Kasi yan, nung pumunta na sila Bornock and yung entourage niya, yung entourage na yun is powerhouse eh, no? Kaya nga ginawa ko talaga, I make sure na lumipat din kami sa mas malaking kwarto para at least comfortable sila. Kasi nga, hindi naman to, it's not about me. It's about creating that event para at least makita-kita sila, yung mga bagong streamers, malilit na streamers is, ma-meet nila yung mga idol nila. That's the main core why we set up that event. Pero mas napadali sa akin. To be honest with you, when Chunk came in, 0:20 in Pakot muna. I feel more relieved na, okay, sige. Dito na sila, makapag-usap na ako. Janine came in, Danica Jermaine came in. Pero I can tell you, when Chunk came in, it became so much easy. Super easier kasi nag-loosen up na ako. Oo, kami nagkakaintuan. In fact, hindi ko na nga na-entertain sila Brother Bornock eh. Sila doon sa kabilang sulok. Pinabayaan ko na lang sila mag-happy-happy doon. But again, Chunk, don't get intimidated by him. He's a very cool guy. In fact, malaki ang puso. Oo, hinatid pa kami. Oo, di ba? Hinatid pa kami, dinala kami sa work. He went an extra mile. Kasi hindi mo naman kailangan gawin yun, di ba? For someone that you only met online, for someone that co-streamer mo din, but you actually and technically don't have any interaction, pero pinush niya pa rin. He really spent time with us. Dinala niya kami dun sa bar niya. Elibs na elibs ako sa bar. I mean, kami kasi sa Singapore, hindi naman kami nagbabar. Oh, kasi nga, mahal or hindi naman kasi kami mag-gimmick na compare before. Pero si Chunk, talagang iwan ng extra mile. The girlfriend also, hello-hello sa kanyang butihing girlfriend who's so funny. Very cool talagang dynamics talaga nung barkada na yun. And napapunta talaga kami sa bar. Again, Ina, thank you very much, Ina, for making us feel welcome. So, yon. Again, support Chunk in any endeavor, mapa-stream man or private or personal or yung kanyang trabaho talaga. Please support that guy. Chunk is very, very cool. Mukha lang konyo-konyo mayabang, but I can tell you, no. Zero yabang at all, very relatable. And ipapakita, sinusuklian niya yung energy. And that's something that is very important for someone na nag-set up ng event. Actually, hindi. Yung mga kasi ikaw nag-invite eh, di ba? So, hindi mo naman naasahan mag-thank you. Pero si Chunk, he makes you feel na thank you for inviting and ipaparamdam niya talaga sa'yo at nagbibigay.
Hindi one way yung relationship. Talaga nagbibigay. Kaya nga sabi ko, pag nag, makabalik kami ulit ng Philippines and we'll get a chance to really set up an event and gathering again, Chung is the first guy na i-invite din natin ulit. Yun, ayun si Brother Chunk. Tribute ba to kay Chunk? Tiyanay. So that's my experience having an interaction kay Chunk. Alright, so ang susunod na tanong dito mga kaibigan is, how was the total experience for me? Sabi ni Chunk. So yeah, much love LMJ. Actually, mayabang talaga ako pero mabait naman. And whatever that is, guys, this is a pure, honest opinion in my interaction. So baka someone might ask, hey, bakit mo kinukwento yan? Ganyan. I need to tell you this kasi hindi naman lahat ng tao magkakaroon ng opportunity na ma-meet yung mga idol nila. Right? Katulad nyo, guys, I'm also a fan of these people. Barnock, Chunk, Paku, 020, all of these folks from Crypto Pamilya. Kaya nga naisip ko nga, no? Itong Crypto Pamilya pala, hindi lang sila grupo ng mga streamers because of maybe they're really good in their streaming performance or whatever. Hindi ko alam yung proseso ng pag-i-invite sa Crypto Pamilya. Pero kasi, in my experience, I'm already 36. What I'm saying here is, alam ko yung dynamics when it comes to pagbubuo ng community. Meron talaga mga pasaway and all. But as far as I'm concerned, kung sino man yung nagde-decide, kung sino yung magiging member ng Crypto Pamilya, is doing a great job. I know it's not perfect and it will never be perfect. But I can tell you, these people na dumating nung event, in fairness, hindi naman ako na-turn off. Oo. Kasi coming from being a fan, not for anything else. Pag ikaw ay fan, ma-meet mo yung idol mo, most of the time kasi madi-disappoint ka. Pero I feel, in fairness, talagang magiging idol mo pa rin pala talaga. Kasi nga, they have this genuinity. If there's a word, basta genuinity tuloy. May genuine tala sila. Yan. 020, sabi niya, plus one, ano to? Pinabaka bestie ko yan. Anyway, so that's about that. Now, we're gonna go back now to Batian portion, guys. You're gonna get a chance to ask any questions towards the event. All right, before we close the show, once again, please make sure to like and share Batian portion muna tayo. Yan na, Batian portion. Again, Chunk, maraming salamat sa pag-attend. Really, really, really looking forward to meet you again. And of course, ganun din kay Ina, no? Talagang kinilig talaga kami. Being a fan, parang hindi na fan. Parang naging friends na talaga. I really, really appreciate that. Of course, please also follow 020. Like and share na kayo dyan. Ako, si 020 talaga. Oo. Alam mo, bro, palitan mo na yung profile pic mo. Kailangan yung mukha mo na. Sorry naman. Kasi sabi ko talaga, ay, ito pala si 020. Kasi hindi ko talaga familiar yung mukha niya. Parang stream siya. So anyway, 020 is really, really cool also. Oh, let me greet Alvi Drag watching right now. Wongbu TV, sana ma-meet ko. Tapos, tail slap kita. Ayan. Oh, thank you very much, Wongbu TV. Please make sure to follow and like this guy also. Gem Lar de Chavez. Musta Bora, sir? Ito, Negra. yung vlog kasi natin, medyo late na na-edit. So yan. Oy, thank you very much also kay Blue Panda. Darren Episcopez watching right now. All right, any questions, guys? Leave now a comment before we close the show. Dali, baka may tanong pa kayo dyan. And while we're waiting for the comment of our mga kakults, no? Again, remind ko lang kayo, guys, that LMJ Game Streams are live or is live every weekend po yan. Normally, Sunday tayo and we feature yung mga Axie streamer. And we talk about their background, we talk about their inspirational life, their struggles, para mas makilala natin ang back. Kasi nga, syempre, iba pa naglalaro tayo, nag-stream tayo, di naman natin talaga na pag-uusapan yun eh. And for a member of the community, you would want to really know your idol, di ba? So yan, ginawa natin yung LMJGS podcast because there's an opportunity to get to know our streamers, the barkads, di ba? Yung ating mga iniidolo. And that's what we're doing. We're actually on season 2. Kakalain mo yun, naka-season 2 na tayo, no? And if I remember, we're at season 2, episode 5 na. So in every season, 10 yung ating in-interview once a week. So parang 3 months in one season. So abangan nyo, sino pa nga ba ang ating may interview? Doon sa mga hindi nakapanood ng episode ni Nitsuga,
Nitsuga's episode is live right now on YouTube and Spotify, so please make sure to go there. Or punta lang kayo doon sa ating Facebook page, LMJ Game Streams. Meron dong folder, naka-folder lahat ng mga videos natin. Vlogs ba yan? Song covers ko ba yan? Kasi also do song covers and singing. Or ano ba yan? LMJ Game Stream Podcast ba yan? Yan. So just go to that folder, andun lahat nung ating mga na-interview na. And again, special shout out to VMG. Maraming salamat mo. Na-appreciate ko ang pagdalaw mo at pag-express mo na sana nakasama ka rin doon. Who knows? God's will, sana makabalik kami ulit ng Philippines. I'm not sure if when will it happen, but I'm really gonna make sure na pag bumalik kami ulit ng Philippines, kayo nila AC Malakas, Daddy Meiji, kayo ni Oversize, and makasama kayo. And again, I really, really appreciate that. I guess wala masyado na comment. So that's about it, guys. Thank you very much. Today's episode is about StreamCada KTV event. We talked about ano ba yung naging proseso. Bakit natin ginawa yung show? Bakit natin ginawa, hindi show, yung event? Bakit ba tayo gumawa ng ganung event? And we shared to you yung process ng pag-invite natin. At ang pinaka-juicy dyan, pinag-usapan natin for you to get an idea, paano nga ba yung mga streamers na idol natin? Paano ba yung dynamics nila, meaning how they interact with other streamers or yung mga streamers na hindi nila kilala? Sino ba ang nagka-attitude? Generally, it was really fun. And pinag-usapan din natin kung ano ba yung mga highlights nung gabing yon. So again, if you will get a chance to meet them, I can tell you, you are safe. Kasi wala silang attitude. And hindi sila mahirap lapitan. So if you will get a chance to meet them, please do so kasi mababait yung mga yan. And again, Crypto Pamilya, there's a reason why you are the best, because you guys are very inspirational talaga. Oo, deserve nyo ang success because kayo ay talagang mga kuya talaga sila eh. They know what to do. They're very matured, hindi mayabang, and they really take care of their community. Yan. Ate Gladys Reyes is in the house. Hello, I miss you, ate. Yan. Very soon, magkikita rin tayo very soon. And again, kay Mitch de la Cuerva Montegreen, sabi niya, salamat sa pag-invite kay Paco TV. Of course, Paco TV, my God, si Paco TV ba ba? Ayan mo. Mitch, I'm not sure how you're related to Paco, pero si Paco talaga, idol ko po yan. Oh, tatlo lang pinapanood ko yung si Paco TV chunk. I mean, when I yung nagsisimula ako. Tapos yung isang turn off na. Hindi ko na nakukwento kung sino. But anyway, thank you very much guys for watching. Hope you enjoyed sa ating kwentuhan. Oh, mommy! Hi, mommy! Uy, mommy! Oo, love na love ko po yung ano nyo, yung inyong anak po. Oo. It's si Pakot. Ewan ko, pwede nyo po mapanood yung komentaryo kay Pakot. Kung ano ba ang comment ko sa kanya, ano ba yung interaction ko kay Pakot nung na-meet ko po siya. Ayan, but you have a good son. You have a good son. And I really pray and hope na mas maging successful pa si Paco TV. At ang importante doon, mami, naka-uwi siya ng buo. Naka-uwi si Paco to buo. And again, Mitch de la Cuerva Montegreen. Montegreen yan, Montegreen. Mami pala ni Paco. Thank you very much po. And hope nag-enjoy po yung anak niyo. Mukha naman siya ng enjoy. Pulang-pulang ano umuwi. Charez! Oy, ito na! Hindi talaga na inom, sabi ni Mami. Oo nga, Mami. Oo. Nako, Brother Bornok. Nako. Lagot ka kay Mami, pinainom mo. Charing. Pero, Mami, I can tell you, yung Crypto Pamilya family niya, ano, or friends niya, very safe naman siya. Oo. Very safe naman siya. Kaya, huwag niyong pagalitan, huwag niyong pigilan, ha? Kasi they're very, ano, good influence para kay Pakot. And more success to Pakot. Anyway, guys, thank you very much. Kita-kita ulit tayo. Most probably, kwentuhan ulit tayo next week. Siguro, yung start ng ating guesting will be 2 weeks from now, alright? Kasi nasa bakasyon pa tayo. Sabi ni Mami, yes, salamat sa inyo. Thank you very much, Mami Mitch. God bless po. Yan. Sana nag-enjoy din po. Mabait po yung anak nyo. Oo. Kasi sasabihin ko po dito kung hindi talaga mabait eh. Charing! Oo. Sana nag-enjoy po kayo. And again, sa mga nanood ngayon, thank you very much sa mga nag-like and share. Thank you also sa lahat ng dumalaw, no?
Si Brother Chunk, Brother Bornock, thank you very much. Crow PH, Paco TV, 020, yan. Kila Uncle Pat, Crow PH, maraming salamat. Thank you for supporting LMJ Game Stream. And again, we're gonna try our best na makapag-game stream. Fortunately, hindi talaga, for some reason, may sira yung Streamlabs natin. So siguro, magpo-podcast na lang tayo. Abangan nyo, kayo pa rin nanonood ng unang podcast comedy show ng bansa kung saan ni-interview natin yung mga sikat na idola nating Axis streamers. We are on season 2. Abangan nyo more episode on Facebook. We're also live on YouTube and Spotify. So ano pangingintay nyo? Mag-like and share na kayo. Subscribe na kayo. Dito lang yan sa LMJ Game Stream Podcast. Thank you guys. Take care.